Ito ang kasaysayan ng isang OFW na pinatay ng sarili niyang asawa. Bakit kaya niya ito nagawa? Dahil nga ba sa sulsol na din ng kanyang kabit na foreigner? Upang sila ay makapagsama, papaano nila pinagtakpan ang kanilang nagawa at papaano sila nahuli? Kilalanin natin si Mary Grace Pineda, ang asawa niyang si Marvin Vargas at ang kabit nitong si Lamha. Tara! Alamin natin sa history. Panimula, si Mary Grace Oned Pineda, 24, at ang asawa niyang si Marvin Vargas, 29, ay mga OFW nurse na nagtatrabaho sa emergency room ng Indira Gandhi Memorial Hospital o IGMH sa The Maldives. Kasama nilang naninirahan dito ang kanilang 4 na taong gulang na anak na babae na si Olivia Grace, 4 na taon sa isang apartment. Araw ng krimen, 19 October 2021. Dahil malapit lamang ang pinagtatrabahuan, ay umuwi muna saglit si Mary Grace sa kanilang apartment para sa kanyang break. Di nagtagal ay dinala ng kanyang asawa na si Marvin ang walang buhay na katawan ni Mary Grace sa IGMH. Initial na sinabi ni Marvin sa mga staff ng hospital na ang kanyang asawa ay ng kanyang sarili, ngunit maya-maya pa ay iniba na ni Marvin ang kanyang salaysay nang tanungin tungkol sa blunt force trauma na mayroon ang bangkay ni Grace. Sinabi ni Marvin na hinimatay ang kanyang asawa dahil sa kahinahinalang paraan ng pagkamatay at iba't ibang salaysay ni Marvin na taliwa sa mga naobserbahan sa bangkay ni Grace ay inireport ng ospital sa mga otoridad ang pangyayari na siyang nagbukas ng investigasyon. Investigasyon, 27 October 2021, inaresto si Marvin dahil sa hinala ng pagpatay dahil walang kahit anong palatandaan na ang asawa nitong si Grace ay nagpaka sa pamamagitan ng Ika-7 ng Nobyembre 2021, ipinadala ang bangkay ni Grace sa India para i-autopsy at ayon sa report, isang blunt force trauma sa ulo at leeg ang naging sanhi ng pagkamatay nito. At ayon pa sa toxicology report, ay mayroong succinylcholine sa dugo si Grace. Ito ay isang malakas na muscle relaxant at karaniwang ginagamit bilang parte ng general anesthesia. Nakitaan din ang indikasyon na in-injectionan si Grace. Bukod pa sa resulta ng autopsy, ay napag-alaman ng mga nag-iimbestigang otoridad na si Marvin ay nagkaroon ng kalaguyo na isa ding ER nurse sa IGMH, si Halimat Lamha Abdul Rahman, isang Maldivian. Bago ang pagkamatay ni Grace ay nagkaroon na ng alitan sa pagitan ng dalawang babae dahil sa pagkakaroon ng relasyon ni Lamha sa asawa niyang si Marvin at sinasabing pinagbabantaan pa umano ni Lamha si Grace. Sinasabing sinusubukan din daw ipadeport ni Grace si Marvin pabalik sa Pilipinas kaya dito na umano nagkasabwatan si Lamha at Marvin na tapusin si Grace. Ayon sa isang state witness na police na kaibigan ni Lamha na si Mohamed Mubin, umamin umano sa kanya si Lamha na mayroon silang relasyon ni Marvin. Nalaman umano ni Grace na may relasyon si Lamha at Marvin dahil sa mga text messages na nabasan nito sa cellphone ni Marvin. Sinabi din ni Mubin na nagsabi si Lamha na nais nitong makapag-ayos silang tatlo, kaya pumagitan si Mubin. Ilang beses siyang nakipagtawagan at text kay Grace at isang beses ay naitanong daw ni Grace kung nag-convert na ba sa Islam si Marvin. Nakumbinsin ni Mubin si Grace na huwag mag-file ng reklamo laban kay Lamha sa IGMH. Dahil dito ay panandali ang natigil ang alitan ng dalawa bago muling lumala ang sitwasyon. Ang susunod na ibinalita na lang ni Lamha kay Mubin ay sinusubukan na ni Grace na ipadeport si Marvin pabalik ng Pilipinas at sinasaktan na nito ang sarili para mapilitan si Marvin na umalis. Ilang araw matapos ang kanilang pag-uusap ay tinawagan siya ni Lamha para ikwento ang pagkamatay ni Grace. At maya-maya pa nang nalaw niya sa ospital si Lamha ay napansin niyang wala umunong bahid ng kalungkutan sa mukha nito, bagkus ay mukhang masaya pa. Sinabi niya din na paulit-ulit siyang tinatanong ni Lamha kung anong susunod na mangyayari. Sa cross-examination ay hindi sinubukan ng defense na pabulaanan ang testimonya ng testigo, ngunit tinanong kung may espesyal na relasyon ba sila ni Grace. Sinagot naman niya ito nang wala. Si Lamha ay naresto noong 16 ng Disyembre 2021 at inakusahan ng pakikipagsabwat sa pagpatay at paggawa ng krimen, paghiling ng krimen, posesyon ng mga kagamitan sa pagsasagawa ng krimen at pagbibigay ng maling impormasyon sa mga otoridad. Isang psychological assessment naman ang isasagawa sa anak ni Marvin at Grace na si Olivia na posibleng nasaksihan ang kaganapan sa loob ng kanilang apartment dahil nasa bahay ito nang mangyari ang insidente na siyang kinumpirma ni Marvin. At para malaman kung may nasaksihan nga ba ang bata ay kinakailangang sumailalim ito sa isang assessment. Laban naman ng lawyer
ni Lamha ay bakit hindi na ikumpleto ang report nang nasa Maldives pa ang bata upang nai-assess sana ng mga psychologist nila doon. Sa panahong ito ay nasa Pilipinas na si Olivia at inaalagaan na ng mga kamag-anak. Sa isang interview, inamin ni Lamha na nagkaroon sila ng relasyon ni Marvin noong 2021. Ngunit tinapos nila ang kanilang relasyon isang araw bago mamatay si Grace. Ngunit napagdesisyonan nilang ipagpatuloy ang kanilang relasyon pagkatapos ng pagkakasawi ni Grace. Mga ebidensya. Ayon sa prosecutor, alam ni Lamha na ginagamit ni Grace ang cellphone ni Marvin at sinadya niyang isend ang isang mensahe dito kung saan nakalagay ang "I will hunt her down." At habang isinesend umano ni Lamha ang mensahe ay tinanong nito si Marvin kung binabasa ba ni Grace ang mga mensahe. Ilan pa sa mga binurang mensahe ni Marvin at Lamha sa isa't isa ang na-recover ng mobile forensic. Itinuturo ni Lamha kay Marvin kung paano i-inject ang gamot sa isang babae. Isang bagay na nilabanan ng defense kung bakit kailangan pang turuan ng isang nurse ang isang senior nurse na mag-inject ng mapanganib na gamot. The state is clearly talking to create headlines. If they were not, they would not say that an ordinary nurse would give instruction on how to administer an injection to the nurse in charge or the shift in charge nurse. Is this a huge joke? Nakita din sa search history ng cellphone ni Marvin na naghahanap ito ng mga picture kung papaano pumatay sa pamamagitan ng pagsakay. Sa isang CCTV footage noong araw ng insidente ay nakitang pumunta si Lamha sa apartment building na tinitirahan ng mag-asawang Grace at Marvin. 20 minuto ang inilagi ni Lamha sa loob ng building bago umalis. Nakitang isinara niya ang pinto ng building gamit ang isang damit na nakabalot sa kanyang kamay. Laban naman ng depensa dito ay pinatunayan ng CCTV na pumasok si Lamha sa loob ng building ngunit hindi ipinakita na siya ay pumasok sa loob ng apartment mismo ni na Grace at Marvin. Sabi naman ng prosekusyon ay kinwestiyon nila ang iba pang mga nakatira sa building at walang ni isa dito ang nagsabing pumasok sa bahay nila si Lamha. Isang patunay na pumasok ito sa apartment ni na Grace at Marvin upang tulungan ito na gumawa ng eksena upang pagmukhaing si Grace ang kumuha sa sarili niya. Dagdag pa ng prosekusyon ay bakit gagawin niya isang taong malinis ang konsensya? Natakpan ang kamay niya ng damit habang isinasara ang pinto. Malinaw na indikasyon ito na ayaw ni Lamha na mag-iwan ng kanyang fingerprint sa lugar. At isang minuto lamang matapos nito ay tumawag na ng ambulansya si Marvin. Nang halugugin ng mga investigador ang apartment ni Lamha ay nakita ng mga ito sa kanyang kwarto. Ang 2 injection mula sa IGMH na nakapaloob sa isang envelope at isang 10 ml vial ng succinylcholine ngunit 4 ml na lamang ang laman nito. Nang makita, nadiskubre din nila ang 2 pang gamot na propofol at potassium chloride na kapag ginamit sa matataas na dosage ay maaaring makapanakit o makapatay. Isang bagay na pinatotohanan din ng isang doktor sa IGMA. Kinasuhan ng pagnanakaw si Lamha dahil sa pagkuha ng mga gamot na ito mula sa ospital nang walang pahintulo. Bukod pa dito ay nakita din sa kwarto ni Lamha ang ilang pildoras na ini-issue lamang sa mga ospital at health facilities. Dahil dito kinasuhan si Lamha ng pagsasagawa ng mga aktibidad na nangangailangan ng lisensya o pahintulot nang hindi nakuha ang nasabing lisensya o pahintulot. Paglilitis sa kabuuan ay 3 criminal offense ang isinampa kay Lamha kung mapapatunayan na siya ay sangkot o kasabwat sa pagpatay kay Grace. At sa pagnanakaw naman at pagdispensa niya ng mga gamot nang walang otorisasyon at lisensya. Kapag pinagsama ay maaari siyang makulong ng 4 na taon at 2 buwan. Sa isang artikulo noong Mayo 2022 ay hindi pa sigurado kung kailan makukuha ang report na inihahanda ng mga otoridad sa Pilipinas ukol sa psychological assessment ng anak ni Grace at Marvin na si Olivia. May nakahandang 110 piraso ng ebidensya ang prosekusyon laban kay Marvin at 100 piraso ng ebidensya naman laban kay Lamha. Isa ng Abril 2022, dinala sa ER ng Hulhumali Hospital si Lamha matapos itong madula sa toilet ng bilangguan. Inabisuhan ng doktor si Lamha ng bed rest at huwag magbuhat ng mabibigat. Pagdating ng 24 ng Abril, hiniling ng depensa na makapag bed rest si Lamha matapos itong matumba sa toilet ng bilangguan. Sinabi niya, "Even before I was brought here, I was diagnosed with disc degenerative disease. I was very careful and always exercised." Ngunit hindi na niya umano
na maalagaan ang kanyang diet at hindi na rin siya makapag-exercise sa bilangguan. Lumalala umano ang kanyang kondisyon at nakakaranas umano siya ng kirot dahil sa kanyang kondisyon na pinapalala pa dahil kailangan niyang magbuhat ng timba sa tuwing gagamit siya ng kubeta. Ang pinakabagong update sa kaso mula nitong Mayo 2023 ay magkahiwalay na nililitis ang kaso ni na Marvin at Lamha. Tatlong pulis ang nagbigay ng kanilang testimonya sa kaso, kasama na ang kaibigan ni Lamha na si Muhammad Mubin na nagbigay na ng testimonya ukol sa pagtatapat ni Lamha sa kanya. Ang dalawa pa ay si na Mariam Lauza ng Organized Crime Unit at Adam Mohamed na naghahanda ng video image analysis. Kinakaharap ni Marvin ang 10 taong pagkakakulong hanggang sa habang buhay na pagkakakulong kapag napatunayan ang kanyang pagkakasala, habang si Lamha naman ay kinakaharap ang 6 taong pagkakabilanggo sa pagiging kasabot niya. Hanggang dito na lang. Kayo, anong sasabi niyo sa kasaysayan nila Marvin Vargas at Lamha? I-comment lamang ang inyong saloobin sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.